Isang mayaman na anak, ikinahiya ang basurerong ina, pero nung nalaman niya ang buong katotohanan, ay gumuho ang mundo nito at labis ang pagsisisi. May isang bata ang inaalagaan at minamahal ng sobra ng kanyang ina. Kahit anong hinihingi ng bata ay binibigay agad kahit pa ang kanyang ina ay isa lamang basurero at tagalinis ng kalsada. Marami ang nagtatanong kung bakit di maipagamot ng ina ang kanyang sariling mata, ganoong malaki na ang naipon nitong pera. Napangiti na lang ang ina sabay sabi, "Hindi naman dahil sa mata ko kaya ako nag-iipon. Ito ay nakalaan para sa aking anak." Ang bata ay nag-aaral sa isang pribadong eskwelahan. Ngunit dahil sa karamdaman ng ina, naisip at naramdaman ng bata na isa itong kahihiyan para sa kanya. Isang araw, ang kanyang ina ay bumisita sa paaralan upang maghatid ng pagkain. Nang makita ng mga kaklase ang kanyang ina, ay pinagtawanan at kinutsa siya dahil sa kapansanan ng kanyang ina. Sa mga oras na iyon, hiyang-hiya ang bata sa kanyang sarili. Sa halip na ipagtanggol ang ina, ay sinabihan lamang niya ito na, "Ano bang ginagawa mo dito? Umalis ka nga dito, inay. Pinagtatawanan na naman ako dahil sa'yo." Sabay tulak sa ina at tumakbo papasok sa eskwelahan. Pagkarating ng anak sa bahay, tinapon niya agad ang bag, nagdadabog at nagagalit. "Inay, bakit ka ba pumunta sa eskwelahan kanina? Di ba sabi ko sa inyo na huwag na huwag kang pumunta doon dahil tiyak akong pagtatawanan na naman ako ng mga kaklase ko dahil dyan sa mata mo." Pasigaw na sabi ng anak. "Anak, pasensya na kung napahiya ka dahil sa akin. Pero anak, nanay mo ko at wala naman akong ginagawa na masama." Malumanay na sagot ng ina. Hindi na sumagot ang bata, bagkos ay dali-dali itong iniwan ang ina sa kusina at tumakbo papuntang ilog na malapit sa kanilang maliit na bahay. Habang nakaupo sa bato ang bata, ay di mawala-wala sa isip niya ang kahihiyan. Kaya naman, napasabi na lang ang bata sa sarili, "Mag-aaral ako ng mabuti at pagkatapos ay iiwan ko talaga si inay. Dahil sa kanya, kaya binubuli ako ng mga kaklase ko." Pabulong na sabi ng bata. Makalipas ang ilang taon, nakapagtapos siya ng pag-aaral mula sa isang malaking universidad gamit ang kanyang pagiging scholar. Dahil sa katalinuhan niya at sa magandang grades, ay madali siyang nakahanap ng trabaho sa isang syudad na malayo sa kanilang bahay. Nagkaroon siya agad ng trabaho at itinuloy niya ang planong pag-iwan sa kanyang ina. Matalino at masipag siya sa trabaho, kaya napromote naman siya agad bilang direktor. Dahil sa mataas niyang sweldo, bumili agad siya ng malaking bahay at magarang kotse. Nakapag-asawa rin siya ng isang mayamang babae at nagkaroon sila ng dalawang anak. Namuhay siya ng marangya at masagana. Isang araw, sinundo niya ang kanyang mga anak sa eskwelahan. At insaktong pagkababa niya sa kotse ay nakita siya ng kanyang ina. Lalapit na sana ang ina, kaso napahinto ito at piniling wag na munang magpakita sa anak. Sinunda na lamang niya ang anak hanggang sa nakarating siya sa isang malamansyong bahay ng milyonaryong anak. Di na matiis ng ina na makausap at makasama ang anak, kaya naglakas loob siyang pindutin ang doorbell. Binuksan naman agad ng isang bata na apo niya na naglalaro sa hardin. Ngunit natakot ang bata at tumakbo para magsumbong sa kanilang ama. Lumabas naman agad ang ama at kapansin-pansin ang gulat sa kanyang mukha dahil ang taong nasa harapan niya ay ang kanyang ina. "Sino ka? Anong ginagawa mo sa bahay ko? Manlilimos ka? Wala akong maibibigay sa'yo." Pasigaw at galit na sinasabi niya sa matanda. Dahil sa nakitang ekspresyon at galit ng anak, ay naunawaan agad ng ina na ayaw ng anak na papasukin at tatanggapin siya. "Ah, pasensya na Ginoo, mali palang address ang napuntahan ko." Malumanay na sagot ng matanda. Nanikip ang dibdib ng matanda
kaya tumalikod na lang siya at agad na umalis sabay tulo ng kanyang mga luha. Isang araw, ang mayamang anak ay nakatanggap ng imbitasyon galing sa elementary school na pinapasukan niya noon para magkaroon ng reunion. Nang matapos ang reunion, agad naman siyang umalis. Habang siya ay nagmamaneho pa uwi, bigla siyang nakarinig ng isang boses na galing sa kanyang likuran. "Anak, anak," yan ang salitang kanyang naririnig. Pagkatapos nun ay di niya maintindihan kung bakit bigla na lang tumulo ang kanyang luha at doon naalala niya ang kanyang ina. Lumiko at pinuntahan niya ang lumang bahay na kung saan naniniwala siya na doon pa rin nakatira ang kanyang ina. Nagdadalawang isip pa siya kung papasok ba siya o hindi. Nakaramdam siya ng kaba nang may narinig siyang parang may nahulog na bagay mula sa loob ng bahay. Kaya't dali-dali niyang binuksan ang pinto. Una niyang napansin ang kandilang nakailaw na nakapatong sa lamesa at nang tumingin siya sa lumang sofa ay napasigaw siya nang makita niya ang nakahandusay at wala ng buhay niyang ina. Humagulhol siya sa iyak sabay hawak ng kanyang dibdib. Hinawakan niya ng mahigpit ang ina sabay tulo ng kanyang luha at doon niya napansin na may hawak-hawak pala itong isang puti na mini envelope. Laking gulat niya na isa pala itong liham para sa kanya at ito ang nakasulat. "Dear anak, buong buhay ko ikaw ang lakas at inspirasyon ko. Pagpasensyahan mo sana ako kung naghihirap ka noon dahil sa kapansanan ko. Miss na kita anak. Alam mo, laking tuwa ko nung nalaman ko na may reunion pala kayo ng mga kaklase mo sa elementarya. Pero nagdesisyon ako na di na pumunta dahil baka masira ko ang araw mo at baka pagtatawanan ka na naman. Alam ko rin naman anak na dadalawin mo rin ako balang araw. Sorry at pagpasensyahan mo ko. Kung kumpleto lang sana ang mga mata ko, siguro magkasama pa tayo. Ipagtatanggol mo ako at hindi mo ako ikakahiya. Dahil sa kapansanan kong ito, kaya ka naghirap noon. Pero alam mo anak, nung maliit ka pa, naaksidente ka at sa kasawiang palad ay nawala ang isa mong mata. At bilang ina, di ko maaantim na tatanda ka na nasasaktan sa pangungutya ng mga tao. At di ko maantim na hindi kumpleto ang iyong dalawang mata. Kaya binigay ko sa'yo ang isa kong mata. Ako'y natutuwa na makikita mo ang kagandahan ng mundo at buhay. Taglay ang aking mata. At alam ko na magiging matagumpay ka sa buhay dahil kumpleto ang iyong mga mata. May pera rin pala akong naipon anak. Para sana yon sa pag-aaral mo. Nilagay ko sa paborito mong bag na lagi mong ginagamit noon. Gamitin mo yun anak. Para sa'yo ang pera na iyon. At sorry pala kung napahiya ka noon dahil sa akin. Hinatid ko lang kasi ang paborito mong ulam na adobo. Kasi baka tutuksuhin ka na naman ng mga kaklase mo na tuyo lang ang ulam mo. Huwag mong isipin anak na ako'y galit sa'yo. Hindi ako galit anak. Mahal na mahal kita anak. Mahal na mahal kita sobra. Ikaw ang mundo at buhay ko anak. Mag-iingat ka lagi anak. Nagmamahal, Nanay." Naninikip ang kanyang dibdib, patuloy ang pagpatak ng kanyang mga luha at humagulgol habang nakayakap sa ina. "Inay, patawarin niyo ko. Patawarin niyo ko." Sa kwentong ito, ang pagmamahal ng ina ay walang katapusan. Isasakripisyo ang lahat, mapabuti lang ang kanilang anak. Naantig ba kayo sa kwento natin ngayon? Baka pwedeng bigyan mo naman ako ng like bilang pagsuporta sa ating channel at i-click ang subscribe button at isali na rin ang bell icon para sa mga bago nating nakakaantig na mga kwento gaya nito.